Welcome back mga ka-DIY. For today's video, may bago na naman tayong i-unbox from Anli Solar Marketing. Ayan, dyan yung bilihan natin ng mga solar panel mga ka-DIY. So, may iba-iba silang product. Ilalagay ko yung link sa video description. Ito, hindi po nila sponsored video. So, binili ko lang po ito kasi meron akong paggagamitan. So, unbox natin and then testingin natin mga ka-DIY kung sulit ba siya at saka maganda. So, kakarating lang nito. Siyempre, bubuksan natin kagad para matesting. Ayan. Abangan nyo nga pala sa dulo ng video kasi meron tayong giveaway. Pasko naman na mga ka-DIY. Kaya sulitin na natin yung pag-giveaway. Ayos ba? Ayos. May sumasagot. Yun po yung ating sponsor. So, shout out kay Anli Solar Marketing. Yun. Baka naman po. De, joke lang. Tayo naman ay kung meron lang magbibigay, wala naman problema. Kung wala, ay di okay lang. Nandiyan naman si Mrs. Si Mrs. na ang bahala sa atin mga ka-DIY. Diba? Huwag natin putukin yung bubble wrap kasi pwede pa yung magamit. So, ano ba to mga ka-DIY? Ilalagay ko ba sa title ng video? Ayan. Secured naman, bubble wrap, tapos naka-box. Oh, ayun. So, ayan, nakita nyo na. Solar floodlight to mga ka-DIY. Medyo mabigat ha, mukhang legit. Ito yung kanyang solar panel. Maganda rin yung pagkaka-box. Ang version pala na to ay 30 watts. So, tingnan natin, ano ba yung 30 watts? Yung ilaw ba o yung solar panel? Hindi kasi ako sure eh. Ayan. Tingin ko hindi naman to 30 watts na solar panel. Parang 10 watts lang to. Oo nga, kasing laki lang to nung ginagamit natin sa mga solar generator natin eh. So, 10 watts solar panel at yung 30 watts, tingin ko yung ilaw mismo, yung liwanag ng ilaw. So, ayan yung solar panel. So, kung check natin yung specs, yung model niya is SPP 8 watts. Ay, 8 watts lang pala mga ka-DIY, nakalagay pala. So, yung BMP 5 volts, current niya 1.6, VOC 6 volts, just ISC 192. So, 8 watts. 8 watts daw to mga ka-DIY. Check natin yung ilaw. Ayan. So, ito yung 30 watts. Oo nga, yung ilaw yung 30 watts mga ka-DIY. So, pag in-order nyo po to, huwag nyong expect 30 watts yung solar panel. Referring po yon sa ilaw. So, mga mounting accessories. Ayan. Mga kung anik-anik. Oh. Ito po yung kanyang remote. Ayan, may kasamang battery. Ayan, may auto, 3 hours, 5 hours, 8 hours. Testingin natin yan. Tapos may battery. Sa loob, ayan, ito na yung mismong ilaw. Meron namang manual mga ka-DIY. Ayan, ito yung manual niya. Pero madali naman itong intindihan gamitin. Ayan. 30 watts IP67, ibig sabihin, waterproof yan. So, ayan. Bakal. Pero yung mismong frame niya, plastic. Tapos glass, mga ka-DIY. Ayan. Ito yung kakabit natin sa solar panel. Kasi solar panel. Ayan. Ito, ito yung wire niya. Diyan natin ikakabit yung ating ilaw. Ayan, hindi naman kayo mamamali kasi meron siyang notch. Ah, di ba? Ayun, no? So, ganyan. Ala, napisa na yung ano natin pero pwede pa yan. Naipit, naging oblong siya. Bilog talaga yan, eh. Ayan, hindi natin maipasok. Pero mamaya, ipitin ko na lang. Gagawa natin ng paraan. Ayan.
Tagalin natin yung karton, ang pangit ng background eh. Ayan. May free na Allen wrench mga ka-DIY. Ito, kapag i-wall mount mo siya, ibubutas sa pader. So, dito yan, ikakabit mga ka-DIY. Gamit ito. Tapos, try natin pailawin. Kung may charge yung battery natin. Tapos, buksan din natin para makita natin ilan ba yung battery niya sa loob mga ka-DIY. Kasi alam ko hindi nabanggit sa specs eh. Pero tingnan natin, may nakalagay ba? Walang nakalagay na specs. May nakalagay bang battery capacity? Ito referring to sa ilaw. Battery capacity. Wala, mga ka-DIY. So, hindi natin alam kung ilan yung battery yung battery niya sa loob. Magkano bang bili ko dito? 800 to mga ka-DIY. So yung link, ilalagay ko na lang sa video description kung interested kayo at gusto nyo subukan. Ayan, nag-high po si Kid DIY. Ito yung receiver ng ating remote. So try nga natin i-on. Oh, ayan. Off, nasaan yung off? Ayun pala yung receiver. Mali ako, hindi pala to. Hindi pala to. Ibang sensor to. Ayun yung receiver ng ating infrared. So gumagana naman, manual on, in-on ko lang siya. Ayan siya, ganyan siya kaliwanag. I-try ko mamaya sa labas para makita nyo. Pwede nyo iset ng 3 hours. So 3 hours lang yan buhay. Pwedeng 5 hours. So 5 hours lang siya buhay. Pag auto, ayan, ibig sabihin, kapag may liwanag or may supply yung solar natin, mamamatay siya automatic. Ganun. Tapos ito, para saan ba to? Testingin natin. Ayan mga ka-DIY, balik tayo sa remote. Kapag i-on natin siya, ayan, todo siya. Kapag pinindot mo tong isa, ayan, todo yung brightness niya. Kapag ito naman, half lang yung brightness. Ayun o. Magdi-dim siya. Hindi lang medyo halata eh. Pero nagdi-dim siya ng kalahati. Tapos para gusto mo itodo ulit, pindutin mo naman to. Ayun. Nagdi-dim, tapos lumalakas. Sa camera kasi hindi masyado makita. So, ipakita ko na lang sa labas mga ka-DIY. Pero usually, ang gagawin mo dyan ay auto. So, iseset natin yan ng auto. Pag auto, kapag yung solar panel is naliliwanagan o may araw na, namamatay na siya automatic mga ka-DIY. So, try natin buksan para makita natin yung battery. Mamaya na natin iset up sa labas. So, ayan mga ka-DIY, meron siyang rubber gasket para waterproof. Okay, very good yan. Kasi legit siya na waterproof, may rubber gasket. Tapos, silyado yung ating wire input. Ayan, yung sa solar, meron siyang ano. Tapos, yung gamit niyang battery, ayan. 32,700 na 5Ah, 1S, 1P. So, isang ganito yung gamit niya. Pwede na rin. Ayun, ito yung battery niya, 3.2, di ba? So, meron na siyang, ayan, meron na siyang, ito na yung board niya. So, ini-step up na lang niyan para maging 5 volts. Tapos yung controller niya, nandito na din. Kasi yung sa solar charging natin, ayan. So, battery, connections, tsaka solar input, andyan, o, ayan, o.
B minus, B plus, solar negative, tsaka solar plus. So, ayan. May sarili na siyang charging circuit na built-in. Tapos, ayan yung ating infrared receiver. So, ayan. Maganda naman yung reflector niya, plastic, pero ganyan talaga yan. So, sulit na to sa 800, mga ka-DIY. Ibalik natin. Madali lang naman siya tanggalin. O, diba? Yung... pag natanggal mo na yung tornilyo, ayan, ibabalik natin yung glass. So, yung glass natin yung, ayan, siya yung may contact dun sa gasket. And then, next, yung mismong frame. So, ayan. Maganda siya. Maganda naman yung quality niya, mga ka-DIY. So, ibalik ko na and then i-set up natin. Ay, testingin natin sa may labas para tingnan natin gano'n siya kaliwanag. Yan mga ka-DIY, nakabit na ulit natin yung ating solar panel, nabuo ko na siya. Ay, yung ating floodlight, solar floodlight. Tapos kinabit ko rin yung solar panel. Ayan, ganyan lang naman siya pag kinabit. So, ayun. Siya nga pala, may isa lang palang hindi tama dito kasi nakalagay 30 watts. Yung liwanag ba yun? Tingin ko hindi to 30 watts kasi yung battery natin isang 32700 lang. Tapos 32700, 5Ah, ilang watt hour ba yun mga ka-DIY? So pag kinumpit natin yung watt hours niya, ayan, 3.2 yung nominal voltage, tapos times 5Ah, so 16 watt hours lang yun mga ka-DIY. 16 watt hours lang yun mga ka-DIY, di ba ang liit? So, maliit lang yung battery capacity niya. So, ito, malamang maliit lang yung actual power consumption ng ilaw na to. Baka nga 5 watts lang yung actual na power consumption nito. So, hindi siya ganun kalakas kung i-compare mo sa mga legit na yung mamahali na solar floodlight mga ka-DIY. So, ito, pwede to sa maliliit lang na application, yung hindi sobrang liwanag. Ganyan. Ngayon, testingin natin siya. Ipakita ko lang kung gano'n siya kalakas, mga ka-DIY. So, pwesto natin dito, mga ka-DIY. Tapos, patayin ko yung ilaw. Ayan. And then, bubuhayin ko siya. Ayan. Ganyan siya kaliwanag. Ayan. Ganyan siya kaliwanag, mga ka-DIY. Kung nakikita nyo, ayan. Medyo-medyo maliwanag naman. So, pwede na to sa labas ng bahay, mga ka-DIY. Tapos, ang tanong na lang, gano'ng katagal siya magiging maliwanag ng ganyan? Susubukan natin yan, tapos saka natin kayo i-update, mga ka-DIY. Pero kung sa liwanag, ayan, ganyan siya kaliwanag. So, patayin ko ulit. Ayun. Buhay, o, ayan. Ganyan siya kalakas, mga ka-DIY. So, ayan. Maliwanag naman. And then, i-set up ko na sa labas para makita natin yung charging. So, mga ka-DIY, ito sa labas ng bahay. Located kami sa third floor. Ayan, umaabot naman siya sa ground. Tingnan nyo. Oh, madilim. Oh, diba? Abot naman siya kahit papano. So, ayan. Pwede mo siyang i-set up ng ganito, mga ka-DIY. So, para may liwanag sa baba. Oh, diba? Oh, madilim. Ay, si Ate Bet. Oh, ayan. Diba, mga ka-DIY? So, bukas ng umaga, testingin naman natin yung charging niya. Ayan, charging na yung ating solar floodlight. So, meron siyang charging indicator sa loob. Ayan. So, kapag fully charged, mag-i-steady hanggang 4 na bar. Ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5. So, kapag fully charged yan, mag-i-stop na yan sa number 5. So, kapag nga pala sinet natin ng automatic, sabi ko nga sa inyo, kapag gabi, mabubuhay siya, tapos kapag umaga, namamatay. So, simulate natin yung nawala yung solar. Mabubuhay na siya automatic, o, diba? So, ganyan yung ating solar floodlight. So, kapag may solar, ikabit natin. Isang kamay lang kasi yung ano natin. Ayan. May solar, mamamatay na siya automatic.
So, ayan, para sa ating video, ito nga pala yung solar panel niyan, ayan. So, 8 watts charging na siya, mga ka-DIY. So, ayun. Pa-subscribe and like naman ang ating video. Since ngayon pala, nasa dulo ka na ng ating video, i-giveaway natin yung 30 pieces na 18650 battery. So, ayan. So, paano ba mapapanalunan itong 18650 batteries natin? Share nyo lang ulit itong video na to sa timeline nyo. Comment nyo lang yung profile nyo. And then, next week, magra-random comment picker ulit tayo, mga ka-DIY. So, ayun lang. So, ayan. Para sa mga small project, magagamit nyo din yan. So, abang-abang lang. Every week, magkakaroon na tayo ng mga giveaway. So, ayun lang para sa video na to. Thank you for watching, mga ka-DIY.